Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Dion ng Post Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group, Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Miyerkules na 21st linggo ng karaniwang panahon at ang unang araw ng ating novena para sa pagdiriwan ng kapistahan ng kapanganakan ng Mahal na Birhing Maria. At ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, papuri sa iyo, Panginoon. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautosan at mga pariseo, mga mapagkunwari, ang katulad ninyo ay mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit ang loob ay bulok at puno ng kalansay. Ganyang-ganyan kayo, sa paningin ng tao ay mabubuti, ngunit ang totoo'y punong-puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautosan at mga pariseo, mga mapagkunwari, ipinagpapatayo ninyo ng libingan ang mga propeta at pinapaganda ang mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. Sinasabi pa ninyo, kung kami sanay nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi kami sasama sa pagpatay sa mga propeta. Sa sinabi ninyong iyan, inaamin na ninyong kayo'y mga anak na mga nagpapapatay sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno. Ang mabuting balita ng ating Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang unang araw po ng ating novena para sa pagdiriwang ng kapistahan ng kapanganakan ng Mahal na Ina ay nakasintro po kay Maria. Maria, ating bituing gabay, pagsasama-sama sa daan ng paglilingkod. Or Mary, our guiding star, navigating the path of service together. Sa temang ito, kinikilala natin si Maria bilang guiding star o bituing gabay para sa mga military at uniform services, mga kalalakihan at kababaihang nag-alay ng kanilang buhay upang pangalagaan at paglingkuran ang iba. Nauunawaan natin ang mga hamon na kanilang hinaharap at ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagtutulungan habang kanilang tinatahak ang kanilang dakilang landas ng paglilingkod. Sa mabuting balita, mabigat ang pananalitang binitiwan ni Jesus para sa mga eskriba at pariseo tungkol sa pagpapaimbabaw at ang pangangailangan ng tunay na paglilingkod. Sinasabi ni Jesus sa kanila, kahabag-habag kayo, mga eskriba at pariseo, mga mapagkunwaring tao, sapagkat kahawig ninyo ang mga libingang pinaputi na sa labas ay kahanga-hanga, ngunit sa loob ay puno ng kalansay o buto ng mga patay at ng lahat ng karumihan. Ang mga salitang ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na paglilingkod ay hindi lamang tungkol sa panlabas na anyo, kundi nakaugat sa katapatan at sinsiridad. Ang mga military at uniform services ay tinawag upang pangalagaan at paglingkuran, itaguyod ang katarungan at panatilihin ang kapayapaan. Tulad ni Maria, sila ay pinagkatiwalaan upang gabayan ang iba. Patnubayan sila sa landas ng pagkamapagmahal o compassion, pagkawalang kayabangan o selflessness at pagsasakripisyo. Ngunit mahalaga para sa kanila, tulad rin sa atin, na suriin ang ating puso at tiyakin na ang ating mga hangarin ay tumutugma sa mga magiting na prinsipyong ating ipinapahayag. Sinabi pa ni Jesus sa kanila, gayon din naman, sa labas ay inyong ipinakita sa mga tao na kayo'y matuwid, ngunit sa loob ay puno kayo ng pagpapaimbabaw at paglabag sa batas. Ang mga salitang ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na paglilingkod ay nagmumula sa isang puso na mapagpakumbaba at may integridad. Ito'y nag-aanyaya sa atin na tingnan ang iba't ibang aspeto ng ating buhay at tiyakin na ang ating mga hangarin ay tumutugma sa mga banal na values na ating ipinapahayag. Yamang ang mga military at uniform services ay humaharap ng mga hamon na kaakibat ng kanilang profesyon, sila ay tinatawag na magsama-sama sa daan ng paglilingkod. Ang pagkakaisa at pakikipagtulungan ay mahalaga upang matagumpay nilang magawa at makamit ang kanilang misyon. Tulad ng mga bituin sa langit na nagtutulungan upang gabayan ang mga maglalakbay, si Maria, ang ating bituing gabay, our guiding star, nananawagan sa mga lingkod na ito
na magsama-sama sa pagkakaisa, suportahan at palakasin ang isa't isa. Si Maria, ang ina ni Jesus, ay isang tanglaw na pag-asa at panalangin para sa lahat ng mga naglilingkod na uunawaan niya ang bigat ng sakripisyo, ang mga hamon na hinaharap at ang mga panganib na kanilang kinakaharap, ang kanyang matibay na pananampalataya at dedikasyon sa kalooban ng Diyos ay nagpapahiwatig sa atin na siya ay maaring maging pinagmulan ng ating inspirasyon at lakas. Kaya humiling tayo sa kanya ng patnubay habang tinatahak natin ang landas ng paglilingkod. Alam nating siya ay kasama natin, naglilingkod bilang ating tagapamagitan sa kanyang anak at gumagabay sa atin sa ating mga hakbang. Maglaan din tayo ng panahon para sa pagninilay. Paano natin maipakita ang diwa ni Maria habang ating pinaglilingkuran ng iba sa ating mga tungkulin? Tunay ba tayo nakaugat sa mga values ng compassion, selflessness, and sacrifice? Nahahanap ba natin ang pagkakaisa at pakikipagtulungan? At nauunawaan ba natin na tayo ay mas malakas kung tayo ay magkakasama? Sa ating paghahanda para sa pagdiriwang ng kapanganakan ni Maria, manalangin tayo para sa lahat ng nagsisilbi sa military at uniform services, naway makahanap sila ng inspirasyon sa halimbawa ni Maria at gabayan sila ng kanyang panalangin, naway kanilang tahakin ang daan ng kanilang paglilingkod na may katapatan at pagkakaisa, at naway ibigay ng komunidad at ng sambayan ng Pilipino ang kanilang suporta sa pamamagitan ng kanilang panalangin at pagpapahalaga. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, humihiling kami sa iyo ngayon para sa aming mga mahal na sundalo ng Pilipinas. Ipinagkakatiwala nila ang kanilang mga sarili sa paglilingkod sa bayan, kaya kami humihingi ng iyong kaligtasan at proteksyon para sa kanila. Dinggin mo ang aming panalangin para sa kanilang kaligtasan sa tuwing sila'y nasa harap ng panganib. Patnubayan mo sila sa bawat hakbang na kanilang ginagawa at bigyan mo sila ng kahusayan sa kanilang mga tungkulin. Palakasin mo ang kanilang katawan at kaisipan upang harapin ang mga hamon na kanilang haharapin. Mahal na Panginoon, alagaan mo rin ang kanilang kalusugan sa lahat ng aspeto. Tulungan mo silang labanan ang stress, pagod at takot na maaring dulot ng kanilang mga tungkulin. Palakasin mo ang kanilang mga isip at puso upang mapanatiling matatag at malusog. Hinihiling din namin sa iyo na patnubayan mo sila tungo sa tagumpay. Pagpalain mo ang kanilang dedikasyon, sipag at talino upang kanilang magampanan ng buong tagumpay ang kanilang mga misyon. Gabayan mo sila sa paggawa ng tama at makabuluhang mga desisyon. Ama naming mapagmahal, hinihiling namin na palakasin mo ang mga sundalong Pilipino sa kanilang mga tungkulin. Pangalagaan ang kanilang kalusugan at dalhin sila tungo sa tagumpay. Sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng magapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.